sa Panginoong Diyos lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos samang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos. Sama. Amen. Ng Diyos. Sama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa Kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Kung paano nahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahabag sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid,
Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Gayun din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag niyong ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo. Si Pablo, si Apolos, at si Pedro. Ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasulukuyan, at ang hinaharap. Lahat ng ito'y sa inyo, at kayo'y kay Kristo, at si Kristo namay sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka nino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa palitang ipapapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nangihingi sa iyo at huwag mong paghindian ang nangihiram sa iyo. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ay ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin nito ng mga publikano? At kung ang binabati lang ninyo sa inyong mga ay ang inyong mga kapatid, anong nagawa ninyong higit kaysa iba?
Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ang ebanghelyo po natin sa linggong ito ay karugtong po ng ebanghelyo noong nakaraang linggo. Patuloy po nagpapahayag si Jesus at nagtuturo. At sa ebanghelyo po natin ay binanggit niya ang isang turo na alam naman natin bilang Kristiyano ay hindi madali. It's never easy to love your enemies. It's never easy to forgive. Minsan para sa iba, yun pa yung pinangahawakan. Yung galit, yung sama ng loob, yun pa yung mas nais hawakan. Kaya may iba, ilang taon na hindi nag-uusap, magkagalit, ayaw mag-cross ng landas. Pero ang tinuturo sa atin ang Panginoong Jesus sa araw na ito, hindi niya sinasabing magiging madali. Pero ito ang magpapalaya sa iyo. Mabigat na may binibit-bit na sama ng loob. Mabigat pa yung pinangahawakan ng galit at puot. Mabigat sa damdamin. At ang iba, kahit ilang taon na, masama pa rin. Parang may nakabaon sa dibdib. May pabigat sa dibdib dahil sa puot, galit o sama ng loob. Nais tayong palayain ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sinasabi niya, hindi madali, pero ito ang magpapagaan ng buhay mo. Hindi madali, pero magiging malaya ang buhay mo mula sa galit, mula sa puot. Naalala ko, may isang tao, sabi niya, alam mo, ang hirap ng turo ni Jesus, no? To pray for your enemies. Sabi niya, kung pwede nga lang, magdadasal na lang ako, pagdadasal ko yung kapahamakan ng kaaway ko. Pero sabi niya, na-realize ko, mali pala yun. Nagdadasal ako, tapos pinapahamak ko yung kapwa ko. At ang kwento niya sa akin, may napanood akong video tungkol sa pagbitaw sa galit at sama ng loob. At sabi niya, habang pinapanood daw yun, parang hindi siya comfortable. Kasi mas gusto niya panghawakan yung galit eh. Pero dun sa dulo, sabi niya, habang nanonood siya, ay inanyayahan nung nagsasalita na yung mga nanonood ay pumikit ang mata. At habang nagdadasal, ay binigyan ng pagkakataon na sa panalangin ay basbasan ang kaaway niya. At nasabi niya sa akin, doon na daw nagsimula na parang umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata. At pagkatapos niyang magdasal ang taong kinapopuotan niya at kinagagalit, pagkatapos niyang magpadala at ipanalangin ng biyaya ang taong hindi niya kasundo, ang sabi niya ay,
para akong nabunutan ng tinik sa dibdib ko. Parang ang gaan sa pakiramdam. Eh, ganun pala yun, ano? Kapag galit ang binibit-bit mo, ang bigat-bigat. Pero kung yung taong hindi mo kasundo, yung taong mahirap patawarin, ay pinagdasal mo at pinagdasal mo na biyayaan siya ng Diyos para akong naalisan ng pabigat sa buhay ko. Mga kapatid, ang nais sabihin ng Pongiso sa Sareno dito, it will take effort. At hilingin natin ang grasya sa Diyos na subukang ipagdasal ang ating mga taong hindi nakakasundo o mga kaaway o umuusig sa atin. Dahil gusto ng Diyos na maging malaya ka. Ayaw ng Diyos na may mabigat kang binibitbit sa puso mo. May mabigat na dalahin. May puot at galit. Nais niya na maging malaya ka. Ang tanong minsan, bagamat paulit-ulit natin naririnig ang ebanghelyong ito, handa ka na bang lumaya diyan? O mas gusto mong nakakulong sa galit at puot? Mas gusto mo na lang bitbitin ang kadena ng galit, puot at sama ng loob? Pero iniimbitahan ka ng Poong Hesus na Sereno ngayon, bitawan mo na yan. Mabigat yan. Gusto kang lumaya ng Diyos. And it starts with praying for blessings. Ipagdasal ang iyong taong hindi nakakasundo o kaaway. At pagdasal mo na biyayaan siya ng Diyos. Marahil para sa iba, may naiisip kang tao ngayon. May naiisip kay isang tao, marahil ilang taon mo nang hindi nakakausap. Ilang taon mo nang hindi kasundo. Pwedeng kaibigan, pwedeng isang miyembro ng iyong pamilya. Ang nais ng Diyos ngayon, lumaya ka. Lumaya ka na sa galit. Lumaya ka na sa sama ng loob. Ayaw niya na parang may mabigat kang dinadala sa dibdib mo. Lumakad ka sa Kanya. Lumakad ka kasama ng Poong Hesus na Sareno. Simulan ito sa pagdadasal sa iyong kaaway. At marahil imbitasyon ko din sa misang ito na itong taong iniisip mo na hindi mo kasundo, yung taong iyong nakaalitan, ipanalangin mo siya ngayon sa misang ito at ipanalangin mo na biyayaan siya ng Diyos ngayon. Kaya, iniimbitahan ko kayo na ipikit ang inyong mga mata at kung may naisip kayong tao na hindi nyo kasundo at kaalitan, isipin nyo ang taong yon at sabihin nyo, Lord, basbasan nyo ang taong ito. Gabayan nyo siya sa kanyang buhay. Huwag mo siyang pababayaan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo.
Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay namang uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na tulungan niya tayong isabuhay ang salita ni Kristo upang ang kanyang pag-ibig ay tunay na maging ganap sa ating buhay. Sa bawat intensyon ating itugon, Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Mapagmahal na Ama, gabayan mo sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko tungo sa pag-ibig at paglilingkod ng walang kapalit. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Mapagmahal na Ama, gawin mong tapat na daluyan ng iyong pag-ibig ang lahat ng mga lingkod-bayan. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Mapagmahal na Ama, nawa'y silang mga kasalukuyang dumaranas ng matinding pagdurusa ngayon ay makaranas ng pagmamahal sa mga taong nakapaligid sa kanila. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Itinataas namin ang mga kapatid naming may pinagdaraanan sa kanilang mental health. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Amang mapagmahal, yakapin mo sa iyong ganap na pag-ibig ang mga yumao naming mahal sa buhay. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating personal na mga kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Ama, isa katuparan mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming bawat pagpapasya at gawain sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran. Hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayan ang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong liwana, tinawag bilang iyong angkan, may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik
sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Saan may pagmamahalan ay naroroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig ay isa ng may kapal sa diwa ng pagmamahal, tayo ngayon nagdiriwang ang Diyos sa may nananahan sa may pag-ibig na tunay. Kung saan may pagmamahalan ay naroroon ang Diyos. Kung saan ng pag-ibig ay naroroon ang Diyos. Lahat tayo'y magmahalan upang tayo'y mapitagang makalapit sa may kapal. Ang Diyos sa may mananahan, sa may pag-ibig na tunay. Kung saan may pagmamahalan ay naroroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig ay naroroon. Yes.
sama ng mahusay, patawarin ang kaaway ng Diyos sa may mananahan, sa may pag-ibig na tunay. Kung saan may pagmamahalan ay naroroon ang Diyos. Kung saan nananahan ang pag-ibig ay naroroon ang Diyos. Announcement. Sa darating na Miyerkules, February 22, IAS Wednesday, na siyang simula ng panahon ng Kuwarisma. Sa hapon ng Martes, February 21, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po ang para sa liturhiya ng pagsusunog ng mga lumang palaspas na binasbasan at ginamit noong nakarang linggo ng palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito, at mayroon din pong pagpapakumpisar sa araw na iyon. Ang araw din po ng Ash Wednesday ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag protection laban sa banta ng COVID-19, agad-agana na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, huwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng iyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sanglaan ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyong Panginoon at sumairin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama,
at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.